Pagdating ni Clara sa malaking syudad, hindi pa rin siya makapaniwala sa dami ng matataas na gusali at mga taong nagmamadali sa paligid. Huminga siya ng malalim habang hawak ang maliit na bag na dala niya mula sa probinsya. Ito ang unang araw niya bilang assistant sa isang malaking kumpanya. Pagpasok niya sa lobby ng building, napakapit siya sa bag niya habang tumitingin-tingin sa paligid. Miss, dito ka ba nagtatrabaho? Tanong ng guard na nasa entrance at nakatingin sa simpleng suot ni Clara. Opo, sir. Sa marketing department po. First day ko po ngayon. Sagot niya habang nakangiti. Ah, welcome! Dito ka lang dadaan sa receptionist para sa ID mo. Sabi ng guard. Salamat po. Sagot ni Clara at agad siyang lumapit sa desk ng receptionist. Sa likod ng counter, isang elegante at formal na babaeng naka-blazer ang abala sa harap ng computer. Good morning po. Bati ni Clara at nag-aalanganin kung papansinin siya ng babae. Tumingala ang receptionist at mabilis siyang tiningnan mula ulo hanggang paa bago sumagot. Yes? May kailangan ka? Ako po si Clara Sanchez. First day ko po bilang assistant ng marketing. Paliwanag ni Clara. Okay. Sandali lang. Kinuha ng receptionist ang listahan at nag-scroll sa computer. Okay, Clara. Itong ID mo. Pumunta ka na lang sa 12th floor. Hanapin mo si Ma'am Trina. Salamat po. Ngumiti si Clara at tumungo sa elevator. Habang paakyat ang elevator, ramdam ni Clara ang kaba. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Pero iniisip niya na baka ito na ang simula ng malaking pagbabago sa buhay niya. Pagbukas ng pinto sa 12th floor, sinalubong siya ng lamig ng aircon at modernong mga cubicle. Napansin niya si Ma'am Trina, ang marketing head na mukhang abala sa pakikipag-usap sa mga empleyado. Ma'am Trina? Tawag ni Clara nang medyo malakas kaya't napatingin ng ibang empleyado sa kanya. Napangiwi siya sa ginawa niya at sinuklian na lamang sila ng awkward na ngiti. Lumingon si Trina at sumimangot bago siya nilapitan. Ikaw ba yung bagong assistant? Opo, ako po si Clara Sanchez. Nice to meet you po. Sabay abot niya pa ng kanyang kamay, ngunit nilagpasan lang siya ng babae. Have we met before, Clara Sanchez? Tanong ni Trina nang makita ng malapitan si Clara. Kita sa mga mata ni Clara ang pagtataka. Po? Parang hindi po. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita. Umikot na lang ang mata ni Trina at kinumpas ang kamay. Whatever you say, welcome to the department. Since it's your first day, mag-observe ka muna and I would like you to get my coffee. No sugar. May machine dyan sa corner. Yes, ma'am. Noted po. And also, follow me on the meeting at i-take note mo ang mga importanteng pag-uusapan. It's so easy to handle. Kaya mo naman siguro, hindi ba? Dagdag pa nito. Siyempre, ma'am. Bagong-bago pa lang siya pero ramdam na ni Clara ang bigat ng trabaho. Pero sa isip niya, game lang. First day, laban agad. Pagkatapos ng meeting, agad na naman siyang inutusan ni Trina kaso naputol ito nang lumapit ang isang senior. Clara, pinapatawag ka ni Sir Enrico. Sa office niya daw, agad-agad. Napapitlag si Clara. Unang araw pa lang niya, pinapatawag na agad ng CEO. Napatingin si Ma'am Trina sa kanya at parang hinusgahan agad siya. Bakit ka kaya pinapatawag? May nagawa ka bang mali? Tanong ni Trina. Nako, wala naman po Ma'am Trina. Sinusunod ko lang po yung mga utos niyo. Siguraduhin mo lang Clara. Ayoko ng gulo sa department ko. Sagot ni Trina at agad tinalikuran ng babae. Diyos ko. Bulong ni Clara sa sarili, sabay hawak sa dibdib. Parang sasabog ng puso niya sa kaba. Ano naman kaya ang kailangan ng CEO sa akin? Ako, sana naman huwag nang dagdagan pa tong problema ko. Pinindot niya ang button papunta sa executive floor tapos sinipat ang sarili sa reflection ng elevator door. Mukha ba akong presentable? Sana hindi halata na
Kanina pa ako pinagpapawisan. Hinawakan niya ang bag niya ng mahigpit. Yung tipong parang doon niya kinukuha ang lakas ng loob. Pagbukas ng elevator, halos madapa siya sa paglabas. Muntik pang mabangga yung nag-aabang na empleyado. Ay, sorry po. Sabi niya, sabay ayos ng buhok at damit. Naglakad siya ng mabilis papunta sa office ni Sir Enrico. Pero sa loob-loob niya, parang gusto na niyang tumakbo pabalik sa elevator at magtago. Tahimik ang buong paligid habang lumalapit siya sa malaking mesa ni Enrico. Nakaupo si Enrico, seryoso at nakatitig sa kanya na parabang mababasa niya lahat ng iniisip niya. Ngayon niya lang nakita ng malapitan si Sir Enrico. Gwapo, oo, pero may aura ng pagkabos na parang hindi dapat labanan. Miss Sanchez, maupo ka. Utos ni Enrico sa malamig na boses. Umupo si Clara, pero hindi niya mapigilang sumimangot. Ano ba to, sir? Pasensya na ha, pero kung tungkol to sa mali sa trabaho, first day ko pa lang, okay? Huwag naman po agad ganito katindi. Ngumiti si Enrico ng bahagya, pero halata ang kakaibang intensyon sa mata niya. Wala kang ginawang mali. Actually, may gusto lang akong pag-usapan na medyo personal. Personal? Eh, magtapat ka na, sir. Anong ibig sabihin yan? Sagot ni Clara na nakataas ang kilay. Alam kong medyo hindi to normal. Pero kailangan ko ng isang taong pwedeng pumalit. Bilang asawa ko. Ano naman pong kinalaman ko sa asawa mo, sir? Ano ho bang gusto niyong iparating? Napaatras si Clara. Wait, teka. Ah, seryoso ka ba, sir? Kung ano-ano naman tong trip mo, baka langu ka pa sa kape o ano. Seryosong tumingin si Enrico sa kanya. Hawak ang isang picture frame ng isang babae na kamukhang kamukha niya. Yan ang asawa ko, Clara. At ikaw, kamukhang kamukha mo siya. Napakunot ang noo ni Clara habang napatingin sa litrato. May pagkahawig nga sila, pero malalaman niya ang kaibahan nilang dalawa. Siguro kung lagyan ng koloreteng mukha niya, baka nga'y magiging kambal pa sila. Hindi ko po kasalanan na magkamukha kami, sir. At ayoko talagang magpanggap bilang ibang tao. Pasensya na talaga. Eh, hindi kita pinipilit na magpanggap ng matagal. Kailangan ko lang na masigurado ang kalagayan ng kumpanya. So, kailangan ko ng isang asawa. Na ikaw, Clara. Gagampanan mo siya pansamantala para lang sa imahe ng kumpanya. At kapag kakalma ng utak nila, pwede ka nang huminto. Napailing si Clara. Sandali lang, sir, ah. Akala ko trabaho lang pinunta ko rito. Hindi ako artista at lalong hindi ako paid actress para lang maging asawa ng kung sino. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka ng sapat na benepisyo. Wish whatever you want. Hindi naman to libre. Ang kaso, sir, kapag nabuking tayo, finish na rin ang trabaho ko. Baka sabihin pa akong impostor o di kaya nagparitoke. Mas lalong lalala ang sitwasyon. Alam kong hindi madali sa'yo to, Clara. Pero isipin mo rin, hindi lang naman para sa akin to. May mapapala ka rin. Pansamantala lang to. Konting sakripisyo lang. Tulong lang para mapanatiling matatag ang kumpanya hanggang maayos ko na yung mga problema rito. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ako sigurado kung kaya ko. Hindi ko pa nga nakikilala ng maayos sa mga tao dito. Tapos ganito agad ang papasukin ko. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan. Hindi kita pipilitin. Pero isipin mo to, Clara. Sa ganitong pagkakataon, pwede mong mabago ang buhay mo. Bukod sa sweldo mo bilang assistant, magkakaroon ka ng malaking bonus. Pwedeng matulungan ang pamilya mo kung sakali. Sige po, sir, at pag-iisipan ko. Pero huwag kang aasang magiging satisfied ka sa pag-arte ko bilang wife mo. I will teach you how to act. Don't let yourself be pressured for now. Umabot ng ilang araw at akala ni Clara ay hindi na papakialaman pa ni Enrico ang buhay niya. Ang kaso, pinatawag na naman siya ulit nito.
Tinaasan siya ng kilay ni Ma'am Trina. Halatang nagdududa dahil bihira lamang na nagtatawag ng empleyadong CEO na mas mababa pa ang posisyon sa kanya. Bakit pinapatawag ka ulit ni Sir Enrico? Hindi naman normal sa kanya na makipag-usap sa mga katulad mo ng masyadong madalas. Ah, Ma'am Trina, tungkol lang po sa mga proyekto. Gusto lang po siguro ni Sir Enrico na masigurado na naiintindihan ko yung mga inatas niya. Nakataas ang kilay ni Trina at nakangisi ng konti. Proyekto? Eh, hindi ba't bago ka palang dito? At isa pa, hindi ba't ako dapat ang inaasahan niyang makaalam ng mga yan? Kinabahan si Clara. Ayaw niyang malaman ng iba ang pag-uusapan nila ni Enrico dahil nakasalalay rin ang trabaho niya. Ah, oo nga po. Wala naman pong ibang dahilan. Siguro po gusto lang niyang may matutunan ako ng mas mabilis. Lumapit pa si Trina kay Clara at nakatitig sa kanya ng matalim. Bakit? May special ba sa'yo, Clara? Baka naman may alam ka na hindi mo sinasabi. Ang alam ko, matagal nang hindi nagmumukhang interesado si Sir sa kahit sino dito. Pero bigla kang laging pinapatawag. Nako ma'am, wala naman po talagang special sa akin. Basta po sinusunod ko lang kung anong inuutos niya. Huwag mo kong gawing tanga, Clara. Matagal na akong nagtatrabaho dito at kapisado ko na ang galaw ni Sir Enrico. Hindi siya basta-basta nagpapatawag ng walang dahilan. Kung may nalalaman ka, dapat ay sinasabi mo na. Wala naman po talagang dapat ikabahala. Kung ano pong trabaho ko, yun lang pong ginagawa ko. Ganun ba? Sana nga ang totoong sinasabi mo. Pero tandaan mo, Clara, hindi ako basta-basta magpapaloko. Kung ano man ang totoo, malalaman ko rin yan. Tugon ni Trina at inoobserbahan ang ekspresyon ni Clara. Tumango na lamang si Clara at pilit nang umiti habang unti-unting umaatras papunta sa pintuan. Opo, Ma'am Trina. Salamat po. Aalis na po ako. Pinagpawisan ng malala si Clara doon. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na baka may gusto si Trina sa CEO. Hindi rin naman kasi nakapagtataka. Gwapo ang CEO at mukhang bata pa. Ang problema, matanda na si Trina para kay Enrico. Nang magkaharap muli sila ng CEO, hindi inaasahan na makita ni Clara ang documents tungkol sa kanyang ina. Anong ibig sabihin nito, sir? Nakita ko medical records niya. Kailangan niya ng regular na treatment at hindi birong gastusin doon. Alam kong halos lahat na kita mo napupunta sa pagpapagamot niya. Nagulat si Clara, hindi makapagsalita sa sandali. Hindi niya inaasahan na alam ni Enrico ang tungkol sa ina niyang may sakit. Kaya ko siyang tulungan, Clara. Kaya kong bayaran ng lahat ng gastusin niya. Lahat ng kailangan para gumaling siya, sagot ko. At hindi lang yun. Kaya kong bigyan kayo ng mas maayos na bahay. Hindi na kayo mag-aalala sa pera. Basta gawin mo ang hinihingi ko. Hindi kita pipilitin sa anumang bagay. Peke lang to para sa mata ng publiko. Pero sa likod ng lahat, ikaw ang makikinabang. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi malaman kung anong isasagot. Sir, hindi ko alam kung kaya ko to. Pero kung totoo po yung sinasabi nyo tungkol sa nanay ko. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang alok ko. Pumayag kang maging asawa ko sa harap ng iba. At lahat ng problema mo mawawala. Wala nang paghihirap. Isang tawag ko lang gagaling ng nanay mo. Bibigyan kita ng lahat ng kasiguraduhan. Alam niyang mali, pero hindi niya kayang kalabanin ang realidad ng sitwasyon. Gagaling ang nanay niya, mawawala mga problema nila sa pera. Lahat ng yon, kapalit ng pagpapanggap bilang asawa ng taong ito. Kaya mo bang tanggihan ng ganitong pagkakataon, Clara? Bumibigat ang puso ni Clara, pero sa likod ng isip niya, naroon ang imahe ng kanyang ina. Nakaratay sa ospital, nangangailangan ng tulong na hindi niya kayang ibigay. Hindi po ba talaga ako mapapahamak dito? Hindi. Ako ang bahala sa'yo. Basta't pumayag ka, walang problema. I will also protect you. Ang alok ni Enrico ay napakahirap tanggihan, lalo na't buhay ng nanay niyang nakataya.
sir. Kung gagawin ko to, kung papayag akong maging asawa mo sa harap ng tao, gusto ko lang malaman na talagang gagawin niyo yung sinasabi niyo para sa nanay ko. I promise you that. Gagawin ko ang lahat para sa kalusugan ng nanay mo. Hindi kita bibiguin. Sige sir, papayag ako. Gagawin ko tong plano niyo. Tila bumagsak ang isang mabigat na pasaning hawak-hawak niya. Ngunit kasabay nito ay naramdaman niya ang takot na dulot ng alok ni Enrico. Pero sir, may tanong lang po ako. Si Ma'am Trina, hindi ba siya magiging suspicious? Kasi ilang beses na niya akong tinatanong dahil pangalawang beses niya na kasi ako kinakausap. Huwag kang mag-alala kay Trina. Kahit nakita ka niya at ibang mga empleyado rito, hindi naman nilalam ang mukha ng asawa ko dahil madalas siya sa ibang bansa. Umuwi lang siya kapag may mga meetings sa kumpanya. Trina won't care about my personal life. Baka masabi niya sa iba, ano nilang iisipin niya na naging assistant ako bigla. Alam ko kung paano kakausapin si Trina. Hindi siya magiging problema, Clara. Basta sundin mo ang plano ko at ako nang bahala sa lahat. Paano kung may mag-imbestiga? Walang mag-iimbestiga. Ang mga taong nakapaligid sa akin ay loyal sa akin. At kung sakaling may magtanong man, may mga isasagot tayo na nakahanda na. We'll have a backstory ready. Sasabihin nating matagal na tayong kasal. Pero lihim lang natin tong tinago dahil ayaw nating ma-expose ang private life natin. Paano pong pamilya ko, sir? Kailangan ko rin silang sabihan. Sa ngayon, wag muna natin silang isali. Mas maganda kung ikaw lang muna ang nakakaalam. Para mas less ang risk. Kapag stable lang lahat, saka natin sila i-inform. I understand you wanna tell your family. But for now, let's keep this between us. It's for everyone's protection. Naiintindihan ko po, sir. Kailan po natin sisimulan ng plano? Bukas na bukas din. Ipapakilala kita bilang asawa ko sa board meeting. Be prepared. Bibigyan kita ng mga damit at alahas. May stylist na mag-aayos sa'yo. Make sure you look your best. This is a big day for us. Tumayo si Clara at pakiramdam niya ay lumulutang siya sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Alis na po ako, sir. Magpahinga ka. And don't worry. Everything will be alright. Lumabas si Clara ng opisina ni Enrico na gulong-gulong isip. Para siyang nasa isang panaginip. Isang panaginip na hindi niya alam kung maganda o masama. Ang tanging alam niya lang ay gagawin niyang lahat para sa nanay niya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagpapanggap bilang asawa ng CEO. Dumating si Clara sa opisina at parang ibang tao na siya dahil sa makeover na ginawa sa kanya. Elegante ang postura ni Isabel kaya't kailangan niya rin kopyahin yon. Kahit na mukhang mapapasabak siya sa salitang Ingles, hindi naman kasi siya fluent nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayaring lahat ng ito, pero naisip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Yun ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para ituloy ang plano. Halos lahat ng mga board members ay naroon na. Nag-aabang kay Enrico. Nang makapasok siya kasamang CEO, napatigil ang lahat at tumingin sa kanya. Ngumiti si Enrico at umupo sa kanyang upuan. Pinaupo niya si Clara sa tabi niya at sinimulang magbigay ng pahayag. Good morning everyone. Today, I'd like to introduce my wife, Isabel. Nanlaki ang mata ng ilan at isang board member ang hindi napigilang magtanong. Pero ang alam namin, matagal na siyang nawala, di ba? Ngumisi si Enrico at tumingin kay Clara. Bakit? Sino bang nandito, Mr. Cruz? Sa mukha pa lang ay siya na. May amnesia siya, kaya ngayon ay gumagamit siya ng ibang pangalan. That's why you didn't recognize her when she applied for the marketing department. Halos hindi makapaniwala si Trina sa narinig niya at biglang nagtanong. Akala ko konting hawig lang pero siya nga talaga. Kaya lang, parang may mali. Sabay taas baba nito nang tingin kay Clara. Patuloy na nagsasalita si Enrico at si Clara naman todong ngiti para hindi mahalatang kaba. Kaunting salita lang ang sinasabi niya para hindi nila mapansin na ibang tao pala siya.
Pagkatapos ng board meeting, doon na naging hawaan si Clara. Tumutulo ng pawis niya dahil sa kaba. Hindi niya tuloy maiwasang inumin ang basong tubig na dapat para kay Enrico. Napatingin na lang si Enrico kay Clara na iniisahang inom na lang ang tubig sabay punas ng bibig. Ay, grabe sir. Parang gigisahin ako ng buhay kanina. Hindi ko naman akalain na magiging ganun na mga tanong nila sa akin. Nadududa na ako kung magagampanan ko pa ba to. Good job for today, Isabel. I mean, Clara. Hindi tayo nag-practice pero nagampanan mo naman. Pero muntik na talaga, sir. Sablay pa naman ako sa wikang Ingles. Mas mabuti na sigurong tawagin mo ako sa unang pangalan ko, Clara. Sanayin mo habang nagkukunwari pa tayo. Dahil baka marinig nila na tinatawag mo pa akong sir. Ah, okay, sir. Enrico. Ngumiti si Enrico at ginulo ang buhok ni Clara. Good girl. Hindi tuloy maiwasan ni Clara na kiligin sa ginawa ni Enrico, pero sinampal niya na lamang ang sariling pisngi para ipaalala na kailangan niyang mag-focus. Nagpatuloy sila sa pagpapanggap. Ilang araw pagkatapos magsimula sila, naimbitahan mismo si Clara sa isang event kasama si Enrico. Hindi nila pwede itong baliwalain dahil kilala na si Isabel ng may-ari at matalik silang magkaibigan. Bago sumabak sa aktingan, tinuro muna at pinakilala ni Enrico ang mga a-attend ng event at kung paano mag-socialize si Isabel sa ibang tao. Dumating ang araw ng event at nakasuot muli si Clara ng sopistikadang gown na hapit sa kanyang katawan. Hindi sanay si Clara na magsuot ng mga ganon dahil masyado itong revealing para sa kanya. Kaya hindi siya naging komportable habang naglalakad sa loob ng venue. Enrico, parang gusto ko nang magtago sa ilalim ng mesa. Hindi ko kalain na magiging ganito ka-intense sa mga tao sa event na to. Parang lahat sila nakatingin sa akin. Lahat ng tao rito ay kaibigan natin. Basta ngumiti ka lang at magpakilala. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Nilapitan nila ang isang grupo ng mga tao at agad na nakilala ni Clara ang isang babaeng nakangiti sa kanya. Isabel! Ang tagal na nating hindi nagkita! Kumusta ka na? Sabi ng babaeng si Joanne. Okay naman ako. Ikaw ba? Kamustang buhay? Okay lang naman. Ikaw, ang ganda mo naman ngayon. Bagay na bagay sa iyong gown. Pero, bakit parang may mali? Nagtatakang tiningnan siya ng babae sa ulo hanggang sa mukha. Ha? Ano bang mali? Di ko may paliwanag. Parang hindi ka ikaw. Pero ang ganda mo pa rin. Ang galing mo talagang mag-ayos. Tugon ni Tona, nagpakaba sa dibdib ni Clara. Na-stress lang siguro ako lately. Kaya nag-iba ng konting itsura ko. Pero okay naman ako. Kumusta naman ang business mo? Sinubukan ni Clara na ibahin ang usapan, pero hindi pa rin mawala ang kuryosidad ng babae. Nilapit niya pa ang mukha niya kay Clara at parang sinusuri ito. Alam mo, hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong sabihin sa'yo na tigilan mo na yung ginagawa mo. Hindi magandang nangyayari. May kahulugan nitong sambit. Aha? Ano bang sinasabi mo? Ngumiti lang si Joanne at tiningnan si Enrico. Akala ko hindi mo na makikita pa si Isabel. Nice seeing you both well. Hindi ko lang siguro inaasahan na magkasabay kayo. Nagkamabutihan na ba pagkatapos ng isang taon? Naguluhan si Clara. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng babae. Pero bago pa siya makapagtanong, lumapit na si Enrico. We're on good terms, even before Joanne. Nagkibit palikat ang babae. Sabi mo eh. Sige na, at may kakausapin pa ako. See you around. Paalam nito. Hinila ni Enrico si Clara palayo sa babae. Napakunot ang noo ni Clara nang marinig ang mga sinasabi ni Joanna. Ano ba yun, Enrico? Ano bang sinasabi ng kaibigan mo?
Huwag mo nalang pansinin. Na-stress lang siguro siya. Halika, mag-ikot na tayo. Pero hindi mawala sa isip ni Clara ang sinabi ng babae. Parang may alam ito na hindi niya alam. Parang may nakikita ito na hindi niya nakikita. At parang may babala ito sa kanya. At bakit ganoon na lamang ang tanong nito tungkol kay Enrico at Isabel? Nag-away ba ang mag-asawa noon? Ngunit di nagtagal, lumapit ang isang grupo ng mga kilalang bisita kasamang isang business partner ni Enrico. Enrico, finally! And this must be Isabel! Sabi ng lalaki habang iniabot ang kamay ni Clara para i-shake hands. Ah, hello po. Nahihiyang bati ni Clara. Halos mapansin agad ng grupong kanyang simpleng sagot. Ngunit binigyan siya ng palatak na tingin ng ilan. Tila na iintriga. How have you been? It's been such a long time since we last saw you. Tanong ng isa pang babae na may British accent at eleganteng postura. Napakunot ang noo ni Clara. Hindi agad maintindihan ang tanong dahil hindi siya bihasa sa Ingles. Okay naman po. Sagot niya sa halong Tagalog at Ingles, na ikinaalis ng ngiti ng ilang bisita. Napansin ni Enrico ang sitwasyon at agad na sumingit. Isabel is still adjusting after her long break. You know how it is. She needed time away. Tumangong mga bisita, ngunit si Clara ay nananatiling nakayuko. Hindi alam kung paano makakasabay sa pag-uusap. Nang magpatuloy ang grupo sa kanilang usapan tungkol sa negosyo at mga foreign investments, si Clara ay tila nawawala sa kanilang pinag-uusapan. Hindi niya alam kung paano makikisabay sa Ingles at sa usaping high society. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya bagay sa lugar na yon. Nang mapansin ito ni Enrico, mahina siyang bumulong kay Clara. Just smile and nod. Hindi mo kailangang makisali sa bawat usapan. Pero Enrico, ang hirap. Hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila. Baka mamaya may masabi ako mali. Hindi mo kailangang maging perfect. Basta tandaan mo na ikaw si Isabel sa gabing to. Okay? Paliwanag ni Enrico. Sa bawat taong lumalapit at nag-iimbita upang makipag-usap, mas lalo siyang nakakaramdam ng pagkalito. Hindi niya alam kung paano mapanatili ang postura niya sa harap ng mga taong sanay sa pormalidad. Isa sa mga pinakamahirap ay nang dinala siya ni Enrico sa table ng mga investors mula sa ibang bansa. So, Isabel, what do you think about the upcoming merger? Tanong ng isa sa mga investors na halatang naghahanap ng sagot mula sa kanya. Napalunok si Clara, kinabahan dahil wala siyang ideya kung anong merger na yon. Nagpapalingalinga siya, umaasang si Enrico ang sasagot. I think it's good. Nahihiyang sagot niya, tila nahuli sa gitna ng isang eksamen na hindi niya pinaghandaan. Napansin ng investor ang kanyang kaba at halatang nagtataka. Natawa ng bahagya si Enrico bago sinalong usapan. What Isabel means is the merger could open new doors for us. But we need to be cautious. Tumangong investor, pero parang may duda pa rin siya kay Clara. Habang tumatagal ang gabi, parang lalo siyang lumulubog sa upuan. Parang hindi siya bagay sa mga taong ito. Hindi siya sanay sa mga formal na salita, sa mga galang na hindi niya naranasan. Parang impostor lang siya, napilit nagpapanggap na parte ng mundo na hindi naman para sa kanya. Nang sa wakas ay tapos na ang event, halos mapabuntong hininga si Clara habang naglalakad sila ni Enrico palabas. Napansin ni Enrico na tahimik siya kaya't nilapitan siya nito habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Okay ka lang? Tanong ni Enrico at nag-aalalang bumaling sa kanya. Okay lang ako, sir. Ang saya kaya. Nakakaloka. Nakatapos yata ng 5 taon sa kolehiyo yung kaba ko kanina. Talaga? Mukha kang pinupulikat sa kaba buong gabi. Hindi mo nga alam kung saan ka lulugar kanina. Ha? Hindi ah. Ang saya-saya kaya. Parang nasa teleserye.
tapos ako yung bida. Pero seryoso, parang kinain ng lupa yung mga paa ko. Puro Ingles. Akala ko talaga may himatay ako sa gitna ng kwentuhan nila. Kita ko nga. Pero ginalingan mo pa rin. Lahat ng tanong sinagot mo kahit pa, well, kahit hindi naman sigurado yung sagot. Bakit ba kailangan ng daming tanong? Pwede namang, "Hi Isabel, ang ganda mo." Tapos, tapos na, di ba? Kung hindi kita kilala, maloloko din siguro ako sa pagpapanggap mo. Eh, ikaw kasi, kung wala ka doon para saluhin ako, baka bumagsak na ako sa mesa. Pero okay lang, kakayanin ko to, basta para kay Mama. Alam ko naman na kaya mo. Pero Clara, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka palagi. Sabihin mo rin sa akin kung hindi mo na kaya, okay? Medyo nakakapagod din pala magpanggap ng ganito. Parang kailangan ko ng, ano ba? Isang litrong kape at dalawang araw na tulog. Sige, bukas, pahinga ka muna. Pero tandaan mo, kaya kita dito kasama kasi ikaw lang nakikita kung pwedeng gumanap bilang Isabel. At kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Salamat, Enrico. Kahit na kinakabahan ako, ang lakas ng loob ko dahil nandyan ka. Ngunit ilang araw ang dumaan ay biglang nagpakita sa apartment si Enrico. Bagong gising pa lang si Clara kaya't akala niya ay rider ito ng parcel na in-order niya nung isang linggo. Pikit ang mata niyang binuksan ang pinto at hindi man lang tiningnan kung sinong kumatok. Ay, kuya, magkano lahat? Humikap muna siya bago kinuhang pera sa loob ng pitaka niya. Hindi ko alam na delivery rider na pala ang trabaho ko, Clara. Natatawang tugon ni Enrico. Biglang bumukas ang mata ni Clara at tiningnan ang lalaki sa harap. Nanlaki ang mata niya nang mapagtantong bumisita pala si Enrico sa kanyang apartment. Enrico? Anong ginagawa mo dito? Naubos si Enrico nang bumaba ang kanyang mata sa suot ni Clara. Hindi niya inaasahan na makitang manipis ito at bumakat ang balat ng babae. Uy, pasensya na. Nagulat lang ako. Akala ko rider ka ng delivery. Sabi ni Clara at medyo nahihiya habang sinusuklay ang buhok niya gamit ang daliri. It's late in the morning. Masyado bang masarap ang tulog mo? Oo nga eh. Parang bumagsak ako sa kama kagabi. Nagising na lang ako ng ganito. Hindi pa nga ako nakakain. What do you want to eat? I'll buy it. Or you can just cook here. It's so cold in your house. Ha? Huh? Okay lang. May mga instant noodles naman ako dito. That's bad for you, Clara. Magluluto na lang ako. Ano bang gusto mo? Adobo, kare-kare? Tanong ni Enrico habang napatingin siya sa refrigerator sa loob. Si Sir Enrico, feeling at home? Hirit ni Clara kaya't natawa na lamang si Enrico. Sa ilang linggo nilang magkasama, naging komportable na sila sa isa't isa kaya't hindi na bagong binibiro siya ng babae. Habang kumakain ng dalawa, doon na sinabi ni Enrico ang gusto niyang sabihin sa babae. Nagulat si Clara nang marinig ito. Aha? Doon ako titira sa bahay niyo? Sir naman, nag-level up naman agad ang acting natin. Bakit? It's normal for a couple, Clara. Napangiwi ng bibig si Clara. Ang kaso, hindi naman totoo. It's part of our acting. Kapag nalaman nilang hindi tayo nakatira sa iisang bubong, they will get suspicious again. Masisira ang plano natin. Agad kinuha ni Enrico ang cellphone niya at may pinakita. I already contacted your mother's doctor. Magsisimula ng operasyon niya ngayong linggo. Pero paano naman yung trabaho ko? Huwag ka mag-alala. Ako na bahala sa'yo. Tsaka mas malapit ka na sa ospital kung doon ka titira. Pumayag na lamang si Clara at lumipat sa bahay ng lalaki. Dahil mayaman ng lalaki, expected naman ni Clara na sa mansyon ito nakatira pero nasurpresa siya nang malamang isa itong estate. Yung isang kwarto ng bahay niyo, sir? Isang bahay ko na?
Namamanghang komento ni Clara nang makita ang kwarto niya sa loob. Enrico, Clara, huwag mo masyadong sanayin ang pagtawag ng sir sa akin. Pagtatama ni Enrico. Napatakip ng bibig si Clara. Sorry, hindi ako nasanay. Feeling ko wala akong respeto. Calling someone's name is not rude, Clara. Nerespeto mo ko at nerespeto rin kita. Kahit sa ganoong salita ng boss ni Clara, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig. Maliban ang sitwasyon nila, hindi niya naman kayang pigilan ang kanyang nararamdaman. Magkagusto sa taong may asawa na, pero masisisi ba siya kung araw-araw niyang nakikita at mas nakikilalang lalaki? Araw ng pahinga ni Enrico. Pagkalabas niya mula sa kanyang silid, nagdesisyon siyang magbigay ng konting oras sa kanyang mga aso. May tatlong aso siya, si Max, isang malaking German Shepherd, si Bella, isang lively Golden Retriever, at si Shadow, isang maliit na Shih Tzu, na medyo mahiyain at madalas ay nasa tabi lang. Max, Bella, Shadow! Tawag ni Enrico habang naglalakad siya patungo sa kanilang bakuran. Pero sa halip na sumagot ang mga ito, tila nagmamadali na silang bumalik sa loob ng bahay. Asa na kayo? Maglalaro tayo. Nang pumasok siya sa loob, nagulat siya nang makita ang mga aso na tumatakbo at tumatalon kay Clara habang nakaupo sa sofa. Si Clara ay abala sa pag-aalaga sa kanyang mga alaga. Nakakatuwang tingnan ang mga aso na nakaluhod sa paligid niya na parang mga bata na naglalaro. Clara? Agaw pansin niya sa babae. Enrico? Pasensya na. Bigla kasi nila akong sinugod kanina. Akala ko kakagatin nila ako eh. Ang mabait naman pala nila. Mahirap kontrolin ang mga yan kapag excited. Siyempre, sila ang mga baby ko. Napangiti si Clara sa sinabi ni Enrico at napansin naman ito ng lalaki. Why are you smiling? Ang sweet nyo kasi. Siguro ganyan rin kayo ka-sweet kay Ma'am Isabel. Walang prenong sagot ni Clara. Nawala ang ngiti na nakapaskil sa labi ni Enrico nang marinig ito. Napansin ito ni Clara kaya't agad siyang nagrason. Hindi ba normal naman yun sa mag-asawa? Unfortunately, we're not like that, Clara. Po? Anong ibig mong sabihin? Ngunit naputol ang pag-uusap nila nang tumunog ang ringtone ng cellphone ni Enrico. Hey, sorry. That's my secretary calling. Sinagot ni Enricong telepono at nakinig sa kanyang sekretarya. Habang nakikipag-usap siya, napansin ni Clara na tila na iba ang tono ni Enrico. Parang mas malungkot at nag-aalala ito. Okay, I'll be there in a few minutes. Pinatay ni Enricong tawag at huminga ng malalim. Pasensya ka na, Clara. Kailangan kong umalis saglit. May meeting ako sa opisina. Sige. Ikaw na bahala dun. Alam mo naman kung saan ako makikita. Sige, nabalik ako mamaya. Nang umalis si Enrico, naiwan si Clara sa bahay kasamang mga aso. Habang naglalaro siya sa kanila, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga sinabi ni Enrico kanina. Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa "We're not like that"? Hindi ba normal naman yun sa mag-asawa? Tanong niya, pero parang hindi naman yun ang sagot sa kanyang tanong. Napabuntong hininga si Clara, mas lalo lang siyang nagtataka sa relasyon nila ni Enrico. Parang ang dami pa rin nilang hindi alam tungkol sa isa't isa. Ilang mga social gatherings rin ang pinuntahan nila at kada oras na magkasamang dalawa, mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Na-appreciate rin lahat ni Enrico ang effort ni Clara at hindi niya mapigilang mahulog sa babae. Hindi niya alam kung bakit. Kahit na magkamukha sila ni Isabel, ibang-iba naman ang dalawa sa iba't ibang aspeto. Hindi mukha ang problema kung bakit hindi siya nahulog kay Isabel noon. Kundi dahil sa personalidad ng isang babae at nakita niya ito sa katauhan ni Clara. Abala sa pagpipinta si Clara ng isang mukha gamit ang foam ng kanyang kape. Tahimik na nakatingin si Enrico at pinagmamasdan ang pagkaaliw ng babae. Anong ginagawa mo sa kape mo? Diba mukha ni Ironman, sir?
Para naman di ako antukin habang nagtatrabaho. Ang kulit mo talaga. Siyempre. Ikaw tong seryoso masyado. Kailangan ng konting saya sa opisina. Biglang tumigil si Enrico at tumingin ng matagal kay Clara habang nagkakape ito. Nang inumin nito ang kape, may ibang foam ang nahulma sa ibabaw ng bibig ni Clara. Otomatikong napataas si Enrico ng kanyang hinlalaki at pinunasan ang bibig ni Clara. Nabigla si Clara sa ginawa ng boss niya pero mas nanaig ang kilig sa kanyang sistema. Pasensya na, Enrico. Masyado kong makalat kahit sa kape. Tumaas lamang ang labi ni Enrico. No worries. Kinagabihan, magkatabi sa sofa si na Clara at Enrico at habang nag-uusap, hindi maiwasan ni Clara na itanong ang tanong na matagal nang bumabagabag sa isip niya. Enrico, kapag bumalik si Mami Isabel, babalik ka ba sa kanya? Tumahimik sandali si Enrico at napatingin kay Clara ng seryoso. Honestly, Clara, that's hard to tell because before Angela left, I sent annulment papers. Hindi inaasahan ni Clara yon. Parang nakaramdam siya ng saya nang marinig yon. Wala mang sinabi si Enrico sa toong nararamdaman nito sa kanya, malibang umasa. Bakit napunta kayo sa ganong sitwasyon? May nangyari po ba? It's just a contract, Clara. We have no feelings for each other. She has her life and I have mine. Pero ngayon, gusto kong bumalik siya para malaman kung anong resulta ng annulment namin. I wanna let her live whatever she wants and so am I. Sa ngayon, mas pag-iigihan ko pa ang paghahanap sa kanya. Para sa'yo, Clara. Nagulat si Clara sa biglaang pag-amin ni Enrico. Mas lalong kumabog ang kanyang dibdib habang nakatitig sila sa isa't isa. Anong connect ang annulment niyo sa akin? Hindi ko maintindihan. Pagkaklaro ni Clara sa sinabi ni Enrico. Hinawakan ni Enrico ang kamay ni Clara at ngumiti ng malambing. Meaning, pagkatapos ng lahat ng to, plano kitang ligawan, Clara. Alam kong napakabilis nito pero hindi ko inaasahan na mahulog ako sa kamukha ng asawa ko. Iisipin ng lahat na ginamit lang kita dahil magkamukha kayo. Pero hindi. Totoong nararamdaman ko para sa'yo, Clara. Masaya ako sa piling mo. At gusto kong malaman mo yun. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Si Enrico, ang boss niya, ang seryoso at tila hindi maabot na lalaki ay umaamin ng kanyang nararamdaman para sa kanya. At hindi lang dahil kamukha niyang asawa nito. Tiningnan niya ang mga mata ni Enrico. Hinahanap ang anumang bakas ng pandilin lang. Pero nakita lang niya ang katapatan. Isang mainit at tunay na pakiramdam na tumugma sa kaba sa kanyang puso. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay natigil sa kanyang lalamunan. Isang halo ng sorpresa, tuwa at konting pag-aalala. Hindi niya alam kung anong sasabihin, pero alam niya sa kaloob-looban niya na ito'y isang espesyal na bagay. Isang bagay na ayaw niyang pakawalan. Noong una na awkward ang pagiging pag-arte nila bilang mag-asawa, ngayon ay hindi nila namamalayan na mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagiging masaya nang malaman ni Clara ang rason kung bakit hindi pa rin bumabalik si Isabel at narinig niya ito sa membro ng board. Napaka-imposible talaga! Hindi dapat umuwi si Isabel! Saad ng isang lalaking namumukhaan ni Clara dahil isa ito sa nagdududa sa kanya noong una. Nagdududa na ako noong una. Ibang-ibang Isabel na nakita natin ngayon kaysa noon. Sagot ng kausap nitong babae na kasama rin sa board member. Hindi ba't alam mo ang numero ni Mami Isabel? Binigyan niya tayo ng numero niya bago siya umalis. Doon natin matutuklasan kung siya nga ba si Isabel o nagpapanggap lang. Sambit muli ng lalaki. Ilang beses ko nang tinawagan yun pero palaging walang sumasagot. Pero may isang paraan para malaman kung siya nga ba talaga si Isabel. Saad ng babae. Anong plano mo? Tanong ng lalaki.
Hindi na narinig pa ni Clara ang sumunod dahil natahimik ang dalawa at mukhang napansin nilang may taong nakarinig kaya't tahimik siyang umalis roon. Ngunit sa hindi inaasahan, narinig na mga pag-uusap ng mga board meeting bagong meeting nila ng hindi inaasahan. Tahimik siyang lumapit sa pinto ng conference room. Dahil bahagyang nakabukas ito, narinig niya ang mabibigat na usapan sa loob. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng matagal. Alam nating lahat na hindi talaga siyang asawa ni Enrico. Sabi ng isang lalaki na malalim ang boses. Pagkakataon na natin to! Kung mapatunayan natin na peke lang si Isabel, masisira ang kredibilidad ni Enrico at magkakaroon tayo ng dahilan para tanggalin siya sa posisyon. Dagdag pa ng isa. Napalunok si Clara. Hindi niya inaasahan na ganito kabigat ang plano ng ilang miyembro ng board. Planado nilang lahat para magamit siya bilang dahilan para pabagsakin si Enrico. Paano kung malaman ni Enrico ang plano natin? Tanong ng isang babaeng may EFS din na. Delikado to. Hindi basta-basta susuko si Enrico. Lalo na't nasa ilalim ng pangangalaga niya ngayon si Isabel. Kaya nga kailangan nating magmadali. Kailangan lang natin ng sapat na ebidensyang magpapatunay na impostor si Isabel. Wala naman siyang kakilala sa mundo ng mga elite. At hindi rin siya sanay sa mga formalidad. Madali siyang magkamali. Sabat pa ng naunang lalaki. Hindi na napigilan ni Clara ang kaba at takot. Alam niyang tamang hinala niya. May mga gustong sirain siya para makuha ang kontrol sa kumpanya ni Enrico. At ang pinakamasakit, ginagamit nila ang kanyang simpleng pagkatao bilang armas laban sa kanya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang minuto pa lang nakakalipas, dumating si Enrico. Nakangiti ngunit agad napansin ang pagkabalisa ni Clara. Anong nangyari? Mukhang may mabigat kang iniisip. Tanong ni Enrico habang inilalagay ang kanyang coat sa gilid ng upuan. Enrico! Halos pabulong na sabi ni Clara at hindi alam kung saan magsisimula. May narinig akong hindi maganda kanina. Ano yun? May nag-aaway ba? O may problema sa negosyo? Hindi. Napulunok si Clara bago nagpatuloy. Narinig kong ilang miyembro ng board. May plano silang patunayan na peke ako. Gagamitin nila yun para pabagsakin ka at agawin ang kumpanya mo. Saglit na natigilan si Enrico. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya kay Clara. Hawak ang kanyang mga kamay para pakalmahin ito. Anong sinabi nila? Pinag-uusapan nila kung paano nila ako ibubuking bilang impostor. Alam nilang hindi akong tunay mong asawa at gusto nilang gamitin yun laban sa'yo. Gagawa sila ng paraan para sirain tayo pareho. Nababuntong hininga si Enrico at halatang naiirita sa mga balita. Alam ko na may mga hindi sang-ayon sa nangyayari, pero hindi ko inakalang aabot sila sa ganito. Sabi ni Enrico, bakas ang galit sa kanyang mga mata. Hindi nila ako basta-basta matatalo. At hindi ka nila basta-basta madadawit sa plano nila. Pero Enrico, hindi ako handa sa ganito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung mga susunod na mangyayari. Baka masira yung lahat ng plano mo dahil lang sa akin. Hindi. Hindi ka nila pwedeng galawin. Ako nga harap sa kanila. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, handa ako. Pero Clara, kailangan mo magtiwala sa akin. Hindi kita hayaang mapahamak. Pero paano kung magtagumpay sila? Paano kung may mga ebidensya silang magamit laban sa akin? Walang makakagalaw sa'yo na hindi ko nalalaman, Clara. Just trust me with this, okay? Hindi sigurado si Clara kung maayos nga ang lahat, pero ramdam niya ang tiwala ni Enrico sa kanya. Sa kabila ng lahat, alam niyang magiging mahirap ang susunod na mga araw. Pero ngayon, masanda na siyang harapin ang mga hamon kasama si Enrico. Habang lumalalim ang drama sa pagitan ni na Enrico at Clara, mas lalong dumami ang mga mata sa kanila. Nagahanap ng anumang butas para pabagsakin ang mag-asawa o ang kanilang pagpapanggap bilang mag-asawa. Sa loob ng kumpanya ni Enrico, may ilang malalapit na tauhan niya na nagtatrabaho ng lihim para sirain siya. Ang kanilang plano?
Paghiwalayin si Enrico at Clara upang masirang imahe niya bilang leader ng kumpanya. At sa huli, alisin siya sa kanyang posisyon bilang CEO. Nasa opisina si Clara at tahimik na nag-aayos ng ilang papeles sa mesa nang biglang pumasok si Trina, ang HR manager ng marketing department ng kumpanya na matagal nang nagseselos kay Clara mula nang pumasok ito. Ma'am Isabel, pwede ba tayong mag-usap? Tumigil si Clara sa kanyang ginagawa at tumingin kay Trina. Ano yon? May problema ba? Umupo si Trina sa harap ni Clara at ipinapakitang peke ngiti niya. Alam mo, gusto ko lang magbigay ng konting payo. Alam mo naman siguro na ang mundo ni Enrico ay hindi para sa mga tulad natin. Lalo na kung hindi ka talaga niya asawa. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa huling sinabi ni Trina. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Trina ng matalim kay Clara. Alam ko na peke lang kayo. Alam ko na hindi ka talaga asawa ni Enrico. Sa tingin mo ba hindi halata? Matagal na kami nagtatrabaho dito at kilala ko siya. Kilala namin siya. Hindi ka bagay sa buhay niya. Sinabi na sa inyo na nagka-amnesia ako. Hindi lahat ng ginawa ko noon ay nagawa ko ngayon. Paano mo mapatunayan na hindi nga akong asawa ni Enrico? Kung anong mukha noon ay ganun rin ngayon. Huwag mo kong paikutin, Clara. Oh, Isabel. Oh, kung ano man ang gusto mong itawag sa sarili mo. Hindi ka talaga si Isabel. At alam mo yan. Ibang kilos mo, ang tindig mo, pati ang mga galaw mo. Parang kaawa-awang pulube na sinubukang magmukhang mayaman. Si Isabel, hindi siya ganyan. Kung talagang kilala mo si Isabel, baka alam mo na minsan mas matinding epekto ng amnesia kaysa sa inaakala ng iba. Maraming nagbabago, kasama ng ugali. Kahit huwag kang gumawa ng kwento na wala kang basihan. Basihan? Ay, Clara. Mukha pa lang basihan ko. Nakakatawa nga dahil kahit ginayo mo man ang itsura niya, ang katawan mo, iba pa rin. Malayo ka sa presensya at kumpiyansa ni Isabel. Hindi mo siya kailanman magagaya, kahit anong pagsusumikap mo. Seryoso ka ba? Ang daming nasayang na oras sa mga ganitong akusasyon na walang kapararakan. Sa tingin mo, may pakialam ako sa sinasabi mo? Pakialam? Hindi mo ba nararamdaman na konting pagkakamali lang, tapos ka na? Lalo na't halatang halata na nagpapanggap ka lang. Hindi ko alam kung paano mo naisip na mapagtatagumpayan mo to. At anong balak mo? Isusumbong mo ako sa lahat ng tao rito? Ipaalam mo na lang, yun ang magpapasiya sa'yo. Pero tandaan mo, wala kang solidong ebidensya. Puro haka-haka ka lang. Walang ebidensya? Hayaan mo't makakakita rin ako ng paraan. Hindi ka na makakatagal pa dito, Clara. Babalik ka sa akin ang posisyon na para sa isang tunay na asawa ni Enrico. Babalik sa akin ang posisyon na para sa isang tunay na asawa ni Enrico. Tunay na asawa? Nakakatawa ka, Trina. Ano bang iniisip mo? Na makukuha mo si Enrico kung mapapatalsik mo ko? Kung ganyan ang pag-iisip mo, mas lalong malabong makuha mo siya. Nanlilisik ang mata ni Trina, pero wala siyang nagawa kundi magpasaring na lang bago lumabas sa opisina ni Clara. Habang pinipilit ni Trina na ipahiya at patalsikin si Clara, ang bawat hakbang niya ay nagiging mas delikado, lalo na't determinado si Clara na protektahan ang sarili at manatiling malapit kay Enrico. Pumasok si Enrico sa opisina at agad niyang napansin ang ekspresyon sa mukha ni Clara. Halatang may iniisip ito at medyo tense ang itsura. Clara, may nangyari ba? Para kang nawala sa sarili mo. Kanina ka patahimik. Tumingin si Clara kay Enrico. Pilit nang umingiti pero halatang pilit lang ito. Wala naman. Medyo pagod lang siguro. Clara, kita ko sa mukha mo na hindi yan ang totoo. Sino ko mausap sa'yo? Si Trina. Kinausap niya ako. Binigyan ako ng payo na hindi ko raw kayang makipagsabayan sa mundo mo.
at alam daw niya na hindi akong totoo mong asawa. Biglang nagdilim ang mukha ni Enrico. Si Trina na naman. Hindi na siya natuto. Anong eksaktong sinabi niya? Keso hindi raw akong totoong asawa mo. At halatang halata raw sa kilos at tindig ko na nagpapanggap lang ako. Parang gusto pa niya akong palabasin na hindi akong taong sinasabi kong ako. Walang karapatan si Trina na pagbintangan ka ng ganyan. Bukas na bukas din, kakausapin ko siya. Hindi niya pwedeng pakialaman ang buhay natin. At mas lalong hindi niya dapat ginagawa yan sa'yo. Huwag na Enrico. Ayoko nang palakihin pa. Mas lalo na akong pagbubuntungan ng galit ng mga tao rito kung magkakaroon ng issue. Hindi ko hahayaan na tratuhin ka ng ganyan, Clara. Kung akala ni Trina na makakalusot siya sa ginagawa niya, nagkakamali siya. Ako mismo nga harap sa kanya para matapos itong kalokohan niya. Nakaramdam si Clara ng konting ginhawa sa determinasyon ni Enrico, pero alam niya rin na may kasunod pa ito. Sa gitna ng kanilang kunwaring relasyon, ang dami ng sumisilip at naghahanap ng butas para pabagsakin sila. Trina, alam mo bang walang karapatan ng kahit sino dito sa kumpanya na bastusin si Isabel? Lalo na ang pagdudahan ng relasyon namin. Kaya asahan mong ito na ang huling araw mo rito. Banta ni Enrico pagkatapos niyang pinatawag si Trina. Ngumisi lang si Trina at tila walang takot sa mga sinabi ni Enrico. Gusto mo kong tanggalin? Sige. Pero alam mo bang mas magiging masama yan para sa'yo, Sir Enrico? Kung paalisin mo ko, anong iisipin ng mga tao? Na guilty ka? Na may tinatago talaga kayo ng impostor na yon? Kung paalisin mo ko, ibig sabihin, totoo mga chismis na kumakalat. Tugon ni Trina. Napakunot ang noon ni Enrico. Halatang inis na inis, pero pinipilit niyang maging kalmado. Banta ba yan, Trina? Na hindi ko pwedeng tanggalin na kahit sinong empleyado na sumusobra na? Trina, wala kang karapatan sa ganitong mga panggugulo. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Oh, alam ko, Sir Enrico. Kaya nga wala akong takot na harapin ka. Hindi ba? Ikaw ang may problema dito. Hindi ako. Kapag tinanggal mo ko, yan ang magiging patunay sa lahat na totoo mga sinasabi ko. Walang magawa si Enrico kundi tigilan ang pagtatalo at pag-isipang mabuting sitwasyon. Alam niyang pag tinanggal niya si Trina, lalong lalaking usap-usapan. Ngunit hindi rin niya pwedeng palagpasin ang ginawa nito kay Clara. Huwag ka masyado kampante, Trina. Hindi ibig sabihin na hindi kita tinatanggal ngayon ay makakalusot ka na. Mag-ingat ka sa bawat kilos mo dahil pinapanood kita. Alam kong hindi ka makakakilos ng gusto mo. At kung may plano ka pa, magtagumpay ka muna sa pagtatago ng lihim mo. Matigas na saad ni Trina at hindi man lang takot kay Enrico. Pagbalik ni Enrico sa opisina, halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Nakaupo sa harap niya ang dalawang babaeng magkamukhang magkamukha, si Clara at si Isabel. Nag-usap ang dalawa ng seryoso at si Isabel ang unang nagsalita nang mapansin si Enrico. Nagbayad ka sa babaeng to para magpa-plastic surgery para maging ako? Tumitig siya kay Clara ng matalim, ngunit ngumiti lang ang huli. Hindi ako nagpa-plastic surgery, Ma'am Isabel. Hindi ko kailangan gawin yan. So, you're telling me that you're born with that face? Hindi ko alam na may kambal pala ako. Akala ko'y nag-iisa ako sa mundo. Mataray na sabi ni Isabel. Doon pa lang, alam na ni Clara kung bakit malaki ang kaibahan nilang dalawa dahil masyadong bilib si Isabel sa sarili nito at hindi nagpapatalo. Tumingin si Isabel sa nagulat na mukha ni Enrico at ngumiti. We meet again, husband. Tumalim ang mukha ni Enrico sa babae. Isabel, bakit ngayon ka lang nagpakita? Tumayo si Isabel at kinuha ang annulment papers. I forgot to give you that because I got abducted after I signed these papers. You what? Umikot ang mata ni Isabel. Bingi ka ba, Enrico? Nakidnap ako. Tapos mga taong walang ginawa kung hindi mangarap ng gising. Nandito ako para pagbayarin mga walang hiyang mga taong naging loyal sa'yo. Sa una. Pero traidor naman sa huli. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ba obvious, Enrico? Harap-harapan ka nang tinatarantado at bulag ka pa rin. One of your trusted members of the board abducted me para pabagsakin ka. Akala nila na kapag wala ako, babagsak ka rin dahil hindi naman nila alam sa una na arranged marriage lang kasal natin at hindi naman tayo totoong mag-asawa. Akala nila na akong kahinaan mo. Tumingin si Isabel kay Clara na tahimik lang sa tabi. Hindi nila alam na hindi akong kahinaan mo ngayon. Hindi ako makikipag-away pa sa doppelganger na to dahil sa una pa lang, wala akong balak maging asawa mo. Inabot ni Isabel ang mga papel na hawak niya kay Enrico dahil hindi pa nito tinanggap kanina. Dumaan lang ako dito kasi gusto ng lolo ko na tulungan ka sa krisis sa kumpanya. Siya rin ang may pakiusap na bumalik ako. Dahil mabait akong apo, kailangan kong gawin yon at para mapasok ko sa kulungan ng taong yon. Sino ba ang taong sinasabi mo? You'll know later, Enrico. For now, just go with the flow. Any minute, magpapatawag sila ng meeting para kumprontahin kayo. Ako nga harap sa kanila. Ang gawin niyo lang, manahimik. Hindi nga nagkamali sila dahil bigla ang meeting na ipinatawag ang board members. Sa loob ng meeting room, pumasok si Isabel na puno ng kumpiyansa. Kasunod sina Clara at Enrico pero hindi pa sila agad na nagpakita. Sinalubong ni Isabel ng malabig na tingin ang mga board members. Nandun si Trina, ang HR manager na matagal nang naghahasik ng intriga laban kay Clara. Halatang kasiyahan sa mukha ni Trina nang makita si Isabel na akala niya'y si Clara. Ma'am Isabel, butit nandito ka. Siguro naman, handa kang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa harap ng board. Nanunuyang sambit ni Trina. Sumingit ang isa sa mga board members, si Mr. Rodriguez. Alam mo ma'am, maraming tanong ang board tungkol sa relasyon mo kay Enrico. Ang dami kasing mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo. At parang marami rin sa amin ang nagdududa sa intensyon mo. At anong gusto niyong sabihin ko ngayon? Mataray na tanong ni Isabel. Tumawa ng bahagya si Trina at halatang naiinsulto sa paraan ng pagtatanong ni Isabel. Paano kung malaman ng board na hindi ka naman talaga asawa ni Enrico? Nagpapanggap ka lang. Impostor ka! Nagulat ang ilan sa mga board members pero napansin ni Clara na meron din sa kanila na tila alam na ang tungkol sa pagpapanggap nila. Pabalik-balik na lang ba tayo rito, Trina Salvacion? Paano ka pa nagtagal rito sa ganyang ugali mo? Nagulat muling lahat sa kakaibang sagot ni Isabel. Marahil, hindi pa nila alam na ang tunay na Isabel na pala ang kaharap nila. Ngumisi ng bahagya si Isabel at tumitig kay Trina. Pero bago kita pangunahan, ipapakilala ko lang sarili ko ng maayos. Tinuro si Clara na nakatayo sa likuran niya. Siya si Clara, ang taong pinaniniwalaan niyong ako sa ilang buwan. Pero ang totoo, akong tunay na Isabel. At eto na ako ngayon. Bumalik para tapusin ang mga kalokohan niyo. Biglang nanlaki ang mga mata ng lahat, lalo na si Trina. Napatitig sila sa magkamukhang Isabel at Clara na parang hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Arito! Paano nangyari to? Gulat na saad ni Mr. Rodriguez. Tinitigan ni Isabel ang bawat board member at lumapit kay Trina. Kayong nagbigay ng ideya sa akin. Sinadya kong palitawin na may pumalit sa akin para makuha kong tunay na salarin sa likod ng pagkakakidnap ko. At ngayon, andito na ako. Haharapin natin lahat ng ginawa niyo. Dahan-dahang pumasok si Enrico. Tahimik lang pero bakas sa mukhang suporta para kay Isabel. Alam kong may plano kayo laban sa akin at kay Isabel. Pero ngayon bumalik na siya, hindi na kayo makakalusot. Lahat ng plano niyo, tapos na. Tiningnan ni Isabel si Trina at ngumisi. Ikaw Trina, alam kong ikaw ang isa sa mga nagmanipula sa mga board member para sirain ang reputasyon ko. Pinagplanuhan mo to kasama si Mr. Salvador, hindi ba? Halos hindi makapagsalita si Trina. Nagkatinginan silang lahat sa boardroom. Tahimik ang ibang miyembro, halatang natataranta sa mga revelasyon ni Isabel. Hindi ko alam ang pinagsasabi niyo. Agad na react ni Mr. Salvador. Huwag ka nang tumanggi, Salvador. Alam namin ang mga ebidensya. Alam namin ang papel mo sa lahat ng to.
Matagal na kitang tinitiktikan. At lahat ng hakbang mo, nakatala na. Hinayaan lang kita sa mga plano mo para mahuli ka sa akto. Agad na tugon ni Isabel. Humakbang paatras si Trina at halatang natataranta. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Wala akong kinalaman sa mga nangyari sa'yo. That's enough, Trina. Tumahimik ang buong boardroom. Habang isa-isang nakatingin kay Trina at Mr. Salvador, halatang nag-aalangan na sa kanilang panig. Matalim ang mga mata ni Isabel habang nakatingin sa lahat. Ginawa niyo lahat to para lang patalsikin si Enrico at sirain ang pangalan ko. Akala niyo siguro hindi ko malalaman. Pero nagkamali kayo. At ngayon, haharap kayo sa ustisya para sa lahat ng paninira at panlilin lang na ginawa niyo. Napayuko si Trina. Halatang alam niyang tapos na ang laro. Tahimik ang ibang board members. Habang isa-isang iniwasan ang tingin ni Isabel, alam nilang wala na silang magagawa. Tapos na ang role ko, Enrico. Alis na ako. Naging malumanay ang boses ni Isabel na magkaharap na sila ni Enrico. Pagkatapos mangyari yung pag-kidnap sa'yo, bakit hindi ka agad bumalik? Because I fell in love. Nagulat si Enrico sa sinagot ng dating asawa pero pumalit naman ang ngiti sa labi niya. Masaya siyang makita ng dating asawa ang saya sa ibang tao at hindi sa kanya. Sinubukan niyang mahalin si Isabel pero hindi nga talaga sila ang nakatadhan ng dalawa. At alam kong parehas lang tayo, Enrico. Dagdag ni Isabel, sabay tingin kay Clara, nakausap ang mga pulis. Yeah, hindi ko rin inaasahan na mahulog ako sa babaeng kamukhang kamukha mo. Hindi ko alam kung bakit dahil nagkusa na lang. Mas nakita mo sa kanyang wala sa akin. We're totally opposite sa ugali pa lang. And I'm glad that you're happy now. And of course, kailangan kong malaman kung bakit pagkamukha kaming dalawa. Maybe we're twins? Saad ni Isabel. Not really. Pero magkamag-anak kayo, Isabel. Natigilan si Isabel sa sinabi ni Enrico. Really? Nalaman ko nang nagkausap kami ng ina ni Clara. Ngumisi si Isabel habang nakatingin kay Enrico nang may maalala rin. Anyway, Enrico, may napansin akong similarity rin sa'yo at sa boyfriend ko. Talaga? Ano naman yung similarity na yan, Isabel? Nakipitbalikat si Isabel at tumawa. Pareho kayong seryoso. Mapang-akit ang ngiti. Pero malaki pa rin ang pinagkaiba nyo. Iba pa rin ang vibe ng boyfriend ko. Parang kahit anong gawin natin, may pumipigil sa atin na magsama talaga. We're not really meant to each other. Magkasabay silang tumawa. Parang naaalala ang mga nakaraang di pagkakaintindihan nila. Biglang nakita ni Clara na nagtatawanan sina Enrico at Isabel. Kitang-kita sa mukha niyang pag-aalala habang palihim na nakatingin sa dalawa. Napansin naman agad ito ni Isabel kaya lumapit ito ng bahagya at kinausap siya. Wala kang dapat ipag-alala, Clara. Si Enrico, sa'yo lang siya interesado. Isa na lang akong bahagi ng nakaraan niya. Kaya't huwag kang mag-alala, okay? Siyempre, kahit magkahawig tayo, mas maganda ako. Hindi napigilang ngumiti si Clara at tumango ng konti. Ngumiti si Isabel kay Enrico at kay Clara bago tumalikod. Alis na ako. Ingatan mo siya, Enrico, dahil deserve niya ang pagmamahal mo. Matapos ang gulo sa kumpanya, tahimik na nakaupo si Clara sa veranda ng mansyon ni Enrico. Iniisip ang lahat ng nangyari. Malamig ang hangin, pero hindi yun ang dahilan ng lamig na nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang mas mabigat ang puso niya kahit tapos na ang lahat. Nakita niya si Enrico papalapit, seryosong mukha. Tumabi ito sa kanya ng tahimik muna bago nagsalita. Siguro, kailangan rin nating ayusin ang sa ating dalawa, Clara. Panimula ni Enrico na nagpalakas ang tibok ng puso ni Clara. I will court you just as I told you before. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na nararamdaman ko. Gusto kong patunayan sa iyo na kaya kitang mahalin ng buong puso. Enrico, tanging nasabi na lamang ni Clara. Alam kong masyadong pangit ang unang tagpo natin. Akala ko nung una na
madali lang gagawin nating pagpapanggap. Akala ko nung una na hindi ako mahuhulog sa'yo dahil magkamukha kayo ni Isabel. Hindi ko inaasahan na habang nagkasama tayo, ibang iba ka. Doon ko nakita na hindi lang pala mukha ang basihan kung bakit tayo nahulog sa isang tao. It's about how you make me feel when I'm with you. You have this way of bringing out the best in me, Clara. I never expected to feel this way. But every moment with you feels so right. Pero Enrico, ang dami na nating pinagdaanan. Paano kung masaktan lang tayo ulit? I know. But I believe we can heal them together. This time, I want to do things right. Gusto ko ipakita sa'yo na seryoso ko. I don't want you to be just a chapter in my life. I want you to be my story. Pero, paano kung hindi mo talaga ako mahal? Tanong ni Clara na may takot sa kanyang boses. Paano kung rebound lang to? Paano kung sinusubukan mo lang punan ng lungkot na iniwan ni Isabel? I never once loved her, Clara. And you're not Isabel. You have your own light. And I'm drawn to that light. Ayoko magmadali pero gusto kong subukan. Gusto kong makilala ka pa. Gusto kong tuklasin kung ano ang kaya nating maging magkasama. Sigurado ka na ba rito? Hindi ba to biro? Pwede ba akong umasa? Oo, Clara. Sabay hawak ni Enrico sa mukha ni Clara. Gusto kong magsimula tayo ng bago. Let's take it slow, but let's not be afraid to try. Okay, pero pwedeng Tagalog. Na-pressure ako sa'yo eh. Natawa si Enrico sa sinabi niya. Ngumiti si Clara at hinawakan ng palad ng lalaki. Basta hindi agad kita sasagutin ah. Baka sabihin pa nila, easy to get ako. Hindi nawala ang ngiti ni Enrico. Okay, matagal na dapat ang isang linggo. Ay, huwag ka nalang maligaw kung ganun. Natatawa si Enrico at ginulo ang buhok ni Clara. I'm joking, Clara. Iintayin kita at pagkatapos mo akong sagutin, diretso agad tayo sa simbahan. Naging maayos muli ang lahat. Nabalik na ni Enrico ang tiwala ng mga investors niya at napatunayan niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Isabel. Nahuli ang mga nagtangkang sirain siya at nakulong na mga nasa likod ng lahat. Pero higit sa lahat, natagpuan na rin ni Clara at Enrico ang kapayapaan sa kanilang puso. Hindi na sila nagpapanggap na mag-asawa dahil magiging totoong mag-asawa na sila ng ilang buwan. At tinutuo nga ni Enrico ang sinabi niya nang sinagot na siya ni Clara. Pagkatapos ng 2 buwan, agad niyang inalok ng kasalang babae. Ayaw nang pakawalan pa ni Enrico ito dahil alam niyang si Clara lang ang babaeng makapagsasaya sa kanya. Dumating na ang araw ng kasal ni na Enrico at Clara. Nakasuot si Clara ng isang simple pero eleganteng puting gown. At bagamat kinakabahan, nararamdaman niyang ito na ang tamang desisyon. Nakatayo si Enrico sa altar, nakangiti habang pinagmamasdan si Clara na papalapit sa kanya. Kita sa mga mata niyang tuwa at pagmamahal. Si Clara naman ay hindi mapakali sa dami ng mata na nakatingin sa kanila. Pero nang makita niya si Enrico, parang nawala ang kaba niya. Nagsimula ang seremonya, lahat ng mga mahal sa buhay nila ay nandoon. Sina Isabel, ang mga kaibigan nila sa kumpanya at maging ang ilang empleyado na tumulong para magtagumpay ang kumpanya muli. Nang oras na ng kanilang mga vows, halos hindi makahinga si Clara sa kaba. Si Enrico naman ay tila kalmado habang nagsasalita. Clara, sa simula pa lang alam kong iba ka. Hindi kita nakita bilang kapalit ng kung sino man, kundi bilang ikaw. Sa dami ng nangyari, natutunan ko na ang buhay hindi perpekto. Pero dahil sa'yo, naramdaman kong mas kumpleto na ang buhay ko. I love you. And I promise to love you every day. Not just as a husband, but as a friend, a partner, and a companion in every battle. Tahimik ang lahat. Dumang kilig at pagmamahal sa boses ni Enrico. Ngumiti si Clara, pero nang siya nang magsasalita, bigla siyang kinabahan.
Kinuha niyang papel kung saan nakasulat ang vow niya. Pero nang magsimula siyang magsalita, nauutal siya. Enrico, alam mo, nung una, hindi ko akalain na mapupunta tayo dito. Sa totoo lang, sa unang araw pa lang natin, akala ko madidisappoint kita. Nagkaroon ng munting tawang mga bisita dahil sa pagkautal ni Clara. Pinilit niyang bumawi at sinubukang maging seryoso muli. Pero sa pagdaan ng panahon, natutunan ko na hindi ako kailangang maging perpekto para sa'yo. Pumayag ako sa palabas na to dati kasi akala ko yun lang ang halaga ko. Pero dahil sa'yo, natutunan kong tanggapin at mahalin ang sarili ko. Kaya ngayon, pinapangako ko na susuportahan kita, aalagaan kita, at mamahalin buong buhay ko. Napangiti si Clara at nagbuntong hininga ng malalim. Mahal kita, Enrico. At handa akong makasama ka hanggang sa dulo.